bali o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa taas. At ang tulong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang tulong ng ubas na itinanin mo ay iyong iligtas. Iyong tulong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Kami pasikat amin kukurinig ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay hanggawa. Noong panahon niyo, si
sinabi ni Jesus sa mga unang saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang kalinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa si Roon ng isahan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na tantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang kapatid. Nang dumating ang panahon ng pintasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinanggaban ng mga kasama ang mga alipin, binangkog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, ang wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halika ito, patayin natin ng mata sa atin ang kanyang mama natin." Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, "Ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon?" Sumagot sila, "Didipulin niya ang mga buhok na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay bahay, ang siyang naging batong panuluhan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangaan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag-aalian ng Diyos, kundi ang bansa na ilingkod sa kanya ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon. Magsipupuri ka at manin sa Panginoon. Hindi magandang tanghali po sa inyo lahat, brothers and sisters. At sa umagang ito, nasimulan natin ang ating Mother Rosary prosesyon pakyaw dito. Itinuturo tayo ng Mama Mary sa kanyang anak ngayon dito sa ating simbahan. Hindi po nagawa ang ating pag-aaral ng mga pagbasa. Kaya ito po yung bibigyan ko rin ng konting pagpapaliwanag. Brothers and sisters, natutunan natin sa ating pag-aaral last week na ang ating ebanghelyo ngayong linggo ay nangyayari sa Jerusalem sa mga huling araw ng ating Panginoon, tinatawag na Semana Santa. Marahil ang araw na ito ay Martes ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mababasa natin na ang mga nakikinig o audience ng ating Panginoon ay ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Sinisikap ng mabuti ni Jesus na makuha ang loob nila na maniwala sa kanya, magbalik-loob at maligtas. Subalit na nanatiling matigas ang kanilang ulo at puso, hindi nila tinanggap si Jesus. Bagkos sinalungat pa ang katotohanan na kanyang sinasabi. Itong tatlong linggo, simula nung nakaraang linggo,
sinisikap ni Jesus na malaman na mga punong saserdote at matatanda ng bayan ang malungkot na mangyayari sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang puso at ang kanilang isip na nakasalanan. Last week, this Sunday, and next Sunday. Mula noong nakaraang linggo, narinig natin ang sinabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang mga tinuturing ng mga makasalanan, ang mga publikano at mga kasasamang babae ay nauunang pa sa inyo na pasakop sa paghahanin ng Diyos. Sapagkat nakarito sa inyo si Juan Bautista, ipinakilala ang matuwid na mamumay, hindi ninyo siya pinatiwalaan. Ngunit pinatiwalaan siya ng mga publikano at masasamang babae. Nalaman niyo ito, sumalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala kay Juan. Brothers and sisters, hindi po layunin ng Panginoon na ipahiya ang mga sampung saserdote. Nasiraan sila at husgahan. The message of Jesus sa atin ay ang dakilang kagustuhan ng Diyos na lahat ng kanyang mga anak ay mapasakop at mapapinag sa kanyang pinaghahalian. Dalawa po ang naging aral para sa atin. Isang warning, isang babala na ang oo sa Panginoon ngayon ay maaaring maging hindi mamaya o bukas. At isang konsolasyon o grasya na ang hindi sa Panginoon ngayon ay maaaring maging oo bukas o matapos ng ilang sandaling pag-iisip at pagsisisi na nagawa. Sa linggo nito, mapapatunayan natin na mga punong saserdote at tatanda ng bayan ay walang balak magbago. Hindi niya pinatiwalaan si Jesus. Yun po yung nangyari na malungkot noong Semana Santa. At sa pamamagitan muli ng isang kanihaga tungkol sa ubasan, tayo ngayon ay inihahanda sa unang pagbasa at sa salmong tugunan. Anong binasa at inawin natin kanina? Panginoon, iyong tanim ang ubasan mo, Israel. Tayo, brothers and sisters, ang mga kasabi ng simbahan, ang bagong Israel. Tayo ang nananiging alagang ubasan ng Panginoon. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin kung paano nakikiugnay ang Diyos sa tao. Sa apat na katotohanan. Una, ang pagkalinga ng Diyos. Ikalawa, ang pagtitiwala ng Diyos. Ikatlo, ang malaking pagpapasensya at pag-unawa ng Diyos. At ang ikaapat, ang pagpuhukom ng Diyos sa katapusan ng buhay. Una, ang kalinga o care of God. Ang Ebanghelyo nagsasabi ay isang may-ari ng lupa o nagtanim ng isang ubasan. Naglagay ng bakod sa paligid nito, nagpukay ng isang gawaan ng alak sa loob nito, at nagtayo ng pantayo. Bago ipinagkatiwala ng Diyos, ang mahalagang mananagutan natin, sinikam niyang ayusin ang lahat na kinakailangan para magagawa tayo ng mabuti at maayos ang ating pamumuhay. The care, ang kalinga ng Diyos para sa atin. Ikalawa, ang tiwala ng Diyos
Sinabi ng ating Ebanghelyo, pagkatapos ay iniwan niya ang kasal sa mga kasama, mangungupahan, at nagpunta sa ibang bansa. Ang Diyos ay hindi na nabili at tumayo sa tabi para pantayan, para magmasig na maayos tayong nagtatrabaho. Brothers and sisters, nagtitiwala ang Diyos na gagawin natin ang tama at basta. Ang tiwala ng Diyos. Ikatlo, nakita natin ang pasensya ng Diyos sa tao. Sinabi sa atin sa Ebanghelyo, ang Diyos ay patuloy na nagpapadala ng mga subok sa mga katiwala. Hindi nagbibigay ng parte na nararapat lamang sa Kanya. Isang talinhaga ng Diyos ay humihingi ng Kanyang sariling parte. Ang galang, sa bakit pinadalang suko ng Diyos, ibigay ng isa pang pagkakataon para naman ang mga ito ay magbago at tigilan ang pagkakasawa.